Isang malakas na sampal at sipa ang nagpagising sa kasarapan ng tulog ko. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita kong nakatayo si Jordan at nanlilisik ang kanyang mga mata sa akin. Nakahanda na naman ang kamao niya para saktan ako. Hinila niya ako pababa ng kama at sapilitang isinama pababa. Sa kusina niya ako dinala. Pabalibag na binitawan niya ako, kaya kamuntikan nang masubsob ang aking mukha sa kalan. Walang yakang babae ka! Pagod na nga ako sa maghapon sa opisina, tapos pag-uwi ko wala man lang nakahandang pagkain. Galit na sigaw niya sa akin, habang pinagsasampal at tadyakan ako. Naiyakap ko na lamang ang aking mga braso sa muumbok kong tiyan. Pasensya ka na, Jordan. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko kanina kaya nakatulog ako at hindi ko namalayan ang oras. Paghingi ko rito ng tawad. Muli niya akong hinila at isinubsob ang aking mukha sa lababo. At hindi pa siya nakontento. Hinila ulit niya ako at idinala sa laundry area. At doon isinubsob ang aking mukha sa drum na puno ng tubig. Halos hindi na ako makahinga sa tagal ng ginawa niyang paglunod sa akin sa drum. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana mabuksan at maliwanagan na ang isip ni Jordan. Nang magsawa siya sa paglunod sa akin, ay sa kanya ako binitawan bigla. Sumubsob ang aking nanghihinang katawan sa semento. Pinilit kong tumayo at magsalita kahit nanghihina at nanginginig pa ang aking buong katawan. Maligo ka muna, Jordan, habang niluluto kong mga kain mo. Siguraduhin mo lang na pagbaba ko ay nakaanda na ang pagkain ko. Kundi, malilintikan kang babae ka sa akin, ha? Mabuti na lang at matagal maligo si Jordan, kaya nakapagluto ako ng tapa at gumawa rin ako ng sabaw. Mahilig kasi siya sa sabaw. Halos mapalundag ako nang magsalita siya. Buti na lamang at nakahanda na sa mesa ang pagkain niya. Nagumpisa na siyang kumain, pero nang tikman niya ang sabaw, ay bigla itong nagalit sa akin. Ano ba, Eren? Anong klaseng sabaw to? Walang kalasa-lasa! Sa kanya ito ibinuhos sa akin. Dahil sa sobrang init, ay halos mapaso ang balat ko. Pero hindi ko pinakita sa kanya na nasaktan ako kasi mas lalo lamang siyang magagalit sa akin. Pikit mata ko ang tiniis ng sakit. Sorry, nakalimutan ko palang timplahan. Saglit lang at titimplahan ko lang to. Nang matapos kong pakuluan ulit at timplahan, ay saka ko ito ibinigay sa kanya. Dahil ayaw niyang nakikita ko kapag umakain siya, kaya umakyat muna ako sa aking kwarto. Pagbaba ko ay wala na siya. Siguro ay umakyat na ito sa kwarto namin. Ninigpit ko ang pinagkainin niya. Saka ako nagpa siyang kumain. Pero wala nang pagkain. Dahil sa tuwing si Jordan ang nauunang kumain, ay tinatapon nito ang tirang pagkain sa basurahan. Dahil sa matinding gutom at dahil kailangan ko talagang kumain para sa baby ko sa tiyan, ay pikit mata akong lumapit sa basurahan para kumuha ng pagkain. Awang-awa ko sa aking sarili ng mga oras na yun, pero wala akong magawa kundi ang magtiis. Tiisin ang mga ginagawang pananakit at pagmamalupit sa akin ni Jordan dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Nang makailang subo ako, ay saka ako tumayo at uminom ng tubig. Ilang buwan na akong hindi nakakalabas dahil iyon ang gusto ni Jordan at iginalang ko naman yun. Ang mama niya ang naghahatid ng groceries at pagkain namin sa loob ng 2 linggo. At ngayon ay paubos na ang pagkain namin. Kaya tinitipid ko ito dahil baka sa susunod na linggo pa pumunta ang mama niya. Kinabukasan ay maagang pumasok sa opisina si Jordan at hindi na ito kumain pa ng almusal. Kinahaponan ay dumating si Jordan pero may kasama itong babae at magkaakbay pang umakyat ang mga ito sa silid namin. Na hindi man lang ako nito pinansin at kinausap. Masakit para sa akin na makitang may ibang kayakap na babae ang aking asawa at ngayon ay nasa silid namin sila. Ano pa nga ba ang ginagawa ng isang babae at isang lalaki sa isang kwarto na silang dalawa lamang? Makalipas ang ilang oras ay lumabas sila ng kwarto at nilapitan ako ni Jordan saka ito nagsalita. Simula ngayon, dito natitira si Eunice at ang gusto ko ay ang pagsilbihan mo siya tulad ng pagsisilbi mo sa akin. Maliwanag ba ha, Eren? Ha? Pero bakit? Bakit dito siya titira? Wala ba siyang bahay? Pagkukunwari ko kahit alam ko na ang dahilan kung bakit. Pero mas pinili kong magtanga-tangahan na lang. Dahil mahal ko si Eunice at gusto kong maghiwalay na tayo. Sawa na akong makita yung pagmumukha mo dahil yung mukha na yan ang nagpapaalala sa akin ng iyong kataksilan. Jordan, hanggang kailan mo ba ako hindi papakinggan? Ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Pagmamakaawa ko sa kanya, sa ako siya niyakap.
Pero bigla niya akong tinulak ng napakalakas. Dahilan para bumagsak ako sa sahig. At hindi pa siya nakontento. Nilapitan niya ako sa kapinagsasampal ng kaliwat kanan. Masakit pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na nasasaktan ako. Dahil baka yun ang maging daan niya para palayasin niya ako ng tuluyan sa sarili naming pamamahay. Minahal kita, Erin. Pero anong ginawa mo? Pinagtaksilan mo ako. Pinagmukha mo akong tanga. At alam mo kung ano yung mas masakit, ha? Nagpabuntis ka sa lalaki mo at ngayon ipapaako mo pa sa akin. Hindi ko nga siya lalaki. At hindi ko alam kung bakit magkasama kami, kung bakit nandito siya sa bahay at magkatabi kami sa higaan. Pagising ko ay nagulat rin ako pero maniwala ka sa akin, walang nangyari sa amin. At itong batang to na nasa sinapupunan ko ay anak mo to, anak natin to, Jordan. Saka ko kinuha ang kamay niya at dinala sa akin tiyan. Pakiramdaman mo ang pintig niya, Jordan. Anak mo siya. Ngunit bigla niyang hinila ang kanyang kamay na ikinagulat ko. Tumigil ka na, Erin! Huwag mo na akong gawing tanga pa! Dahil isa kang malanding babae na pumatol sa isang tulad mo rin na may asawa na! Hindi ka na naawa sa akin! At kay Bea na buntis, pero ginawa mong ahasin ang asawa niya! Wala kang kwentang kaibigan at asawa! Bulyaw niya sa akin, tsaka pinagsisipa ang mga upuan sa sala. Jordan, please paniwalaan mo naman ako! Nagsasabi ako ng totoo! Pagsusumama ko rito, at halos lumuhod na ako sa harapan niya. Pero nanatiling matigas ang puso ni Jordan sa mga paliwanag ko. Batid kong galit na talaga si Jordan. Dahil Erin na ang tawag niya sa akin. Mahirap man at masakit para sa akin na makitang may ibang babae ang asawa ko at sa bahay mismo namin nakatira. Sa kwarto namin natutulog. Ipikit mata kong tinanggap yun. Huwag lang akong iwan ng tuloy ni Jordan. Hanggat kaya kong magtiis ay magtitiis ako dahil umaasa ako na balang araw ay babalik kami sa dating kami. Mahirap na makasama ko sa araw-araw si Eunice na wala nang ginawa sa maghapon kundi ang utusan ako at magkalat. Sa tuwing hindi ko sinusunod ang mga pinapagawa niya sa akin ay nagsusumbong siya kay Jordan kaya bugbog palagi ang inaabot ko kay Jordan. Araw ng Linggo, walang pasok si Jordan kaya nasa bahay lang siya. Akala ko masakit na makasama ang babae niya sa bahay. Pero mas masakit pala pag nakita mismo ng aking mga mata yung lambingan nila at makita silang naghahalikan sa harapan ko mismo. Parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Pero hindi ako pwedeng magreklamo dahil magagalit na naman sa akin si Jordan. Nagluto ako ng pananghalian namin at nang matapos ako, ay saka ko sila tinawag. Nang matapos silang kumain, ay saka tinapo ni Jordan ang tirang pagkain. Wala akong nagawa kundi muling kumain ng pagkain na galing sa basurahan. Para lamang magkalaman ng tiyan ko. Kinabukasan, bago pumasok ng opisina si Jordan, ay lakas loob ko siyang kinausap. Jordan, pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Ano yun? Nakasimangot niyang baling sa akin. Magti-3 months na kasi si baby, baka naman pwede akong magpa-check up sa OB ko. Mahinahon kong tanong sa kanya. No! Hindi ka magpapa-check up at hindi mo gagamitin ang pera ko para dyan sa batang yan. Galit niyang turan sa akin. Anak mo siya, Jordan. At karapatan niyang gamitin ng pera mo. Biglang napataas ang boses ko. Dahilan para sampalin niya ako ng ubod ng lakas. Wala ang karapatan na pagtaasan ako ng boses. Wala akong pakialam kung mamatay man yung batang yan. Dahil hindi naman sa akin yan. Wika niya sa akin. Habang dinuduro niya ako sa mukha, hindi ko na napigilan pa ang mapaluha sa sobrang sakit na nadaram ako. Dulot ng mga sinabi niya sa akin. Anak mo to, Jordan! Maniwala ka naman sana sa akin. Pero kahit anong pagmamakaawa ko rito, ay nanatiling bingi ito sa mga paliwanag ko. Kung dati, si Jordan lamang ang iniintindi ko, ngayon ay pati na rin si Eunice. Wala na itong ginawa kundi ang mag-utos. Utos doon, utos dito. Lumipas ang mga araw at buwan. Dumating na ang kabuanan ko. Dahil wala akong check-up at walang iniinom ng mga vitamins, kaya bumagsak ang dati kong magandang pangangatawan. Konting ihip lang ng hangin ay madadala na ako. Hoy Erin! Labhan mo nga itong mga damit ko! Bilis! Maangas na utos sa akin ni Eunice. Pasensya na Eunice pero hindi ko na kaya maglaban ng ganyang karami dahil kabuanan ko na. Mahinahon kong wika sa kanya. Wala akong pakialam kung kabuanan mo na. Hala sige maglaba ka! At pagkatapos plansyahin mo ang mga damit ko ha! Lahat yan! Bulyaw nito sa akin. Wala akong nagawa kundi ang sundin ng utos nito. Dahil kapag hindi ko ito sinunod, ay hindi malabong magsumbong ito kay Jordan.
Kahit mahirap ay pinilit kong maglaba. Huminto lang ako saglit para magluto ng tanghalian. Dahil kapag hindi ako nagluto, ay tsak magagalit na naman sa akin si Jordan. At yun ang ayaw kong mangyari. Nang matapos akong magluto, ay tsaka ako tiniloy yung paglalaba. Hapon na nang matapos ako. Tsaka ako sinunod na plansyahin ang mga damit ni Eunice. Alas 7 na ng gabi nang matapos akong magplansya. Nagpa siya akong umupo dahil pagod na talaga ako at masakit na ang buong katawan ko. Maghapon akong naglaba at nagplansya habang si Eunice naman ay maghapon namang nanood lamang ng TV at nakahiga sa sofa. Habang nakaupo ako ay ramdaman kong sumipa si baby sa loob ng tiyan ko. Mapait akong napangiti habang hinihimas ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala, baby. Sigurado ako, kapag lumabas ka na at makita ka ng daddy mo, ay tsak mamahalin ka rin niya. Dahil anak ka niya at galing ka sa kanya. Ikaw anak ang magiging daan para mahalin ulit ako ng daddy mo. Dahil mapapatunayan ko na sa kanya na hindi ko siya niloko at hindi ako nakipagrelasyon sa asawa ni Bea. Kinabukasan, habang nagwawalis ako ng bakuran, ay dumating ang kaibigan kong si Anna. Galing pa itong Maynila. Oh Anna, pupunta ka pala rito, bakit hindi mo sinabi sa akin para nasundo sana kita? Sinadya ko talaga na hindi sa'yo sabihin dahil gusto kitang surpresahin. Ang laki na pala ng tiyan mo. Kailan ka ba manganak? Ngayong buwan na. Kaya nga panay-panay ang sakit ng tiyan ko eh. Halika sa loob, ipaghahanda kita ng mga kain. Yaya ako sa kanya. Mabuti na lamang at bago umalis na Jordan at Eunice. Nasaan si Jordan? Maya-maya ay tanong nito sa akin habang naglalakad kami papuntang kusina. Wala dito. Maaga siyang pumasok ng trabaho. Teka, maupo ka muna, ipagluto lang kita saglit. Tulungan na kita, Erin. Pero dapat hindi ka na masyadong nagkikilos dahil kabuanan mo na. At dapat hindi ka iniiwan mag-isa dito ni Jordan. Mahirap na baka bigla kang manganak. Wala ka pa namang kasama dito. Mahaba na itong wika. Pagkatapos naming pagsaluhan ng mga niluto ko, ay nagkwentuhan pa kami ni Anna. Hapon na nang magpa siya itong umalis. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang makita ko si Bea. Tinawag ko ito pero hindi ako nito pinansin. Napabuntong hininga na lamang ako. Tsaka nagpa siyang pumasok sa loob ng bahay. Naging mahirap ang pagbubuntis ko dahil kahit malaki na ang tiyan ko ay todo utos pa rin sa akin sina Jordan at Eunice. Halos pagod ako sa maghapon. Tanging gabi lamang ang pahinga ko. Araw ng Linggo, nakita kong maagang umalis si Eunice habang si Jordan naman ay nasa kwarto lamang at nanonood ng TV. Naglakas loob ako na puntahan siya para kausapin ito. Kumatok ako ng 3 beses bago niya ako pinapasok sa loob. Kailangan mo sa akin? Malamig niyang tanong sa akin. Pwede ba kitang makausap, Jordan? Lakas loob kong tanong sa kanya. Mabuti na lamang at pinagbigyan niya ako na kausapin siya kahit sandali lamang. Ano bang pag-uusapin natin ha? Jordan, kabuanan ko na ngayon. At anumang oras ay pwede na akong manganak. Sana sa paglabas ni baby ay maniwala ka na sa akin na hindi kita niloko. Na kailanman ay hindi kita magagawang lokohin. Dahil mahal na mahal kita simula pa noon at magpahanggang ngayon. Ang drama mo, Erin. Pero sorry, dahil hindi mo na ako madadala pa kahit kailan. Wala akong pakialam kung manganak ka man ngayon sa harapan ko. Masakit para sa akin ang bawat katagang binibitawan niya sa akin. Ngunit para sa pagmamahal ko sa kanya at sa aming pamilya, ay nakahanda akong magtiis. Hanggang sa ako na mismo ang kusang sumuko. Lumabas ka na, Erin. Tapos na ang oras ng makikipag-usap po sa'yo. Matapos niya yung sabihin, ay nilakasan niya na ang volume ng TV. Laylay ang balikat kong lumabas ng kwarto namin. Nagtuloy ako sa kwartong ginagamit ko at doon ako umiyak na umiyak. Nagising ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Nang tingnan ko ang orasan, ay pasado 6:00 pa lamang ng umaga. Kahit hirap na hirap akong kumilos, ay pinilit ko pa rin bumaba para magluto ng agahan. Dahil kapag hindi ako nagluto, tiyak na magagalit na naman sa akin si Jordan. Pinagsilbihan ko muna sila bago ako bumalik sa kwarto ko. Ngunit habang tumatagal ay patindi ng patindi ang sakit ng tiyan ko. Ari ko, mukhang maanganak na ata ako. Baby, kapit ka lang sa tiyan ko ha. Hindi kita pababayaan. Ilalabas kita ng normal. Sad ko sa anak kong nasa loob ng tiyan ko. Dahan-dahan akong bumaba sa pag-aakalang hindi pa nakaalis si Jordan. Ngunit wala na ang dalawa sa baba. Paika-ika akong lumabas ng bahay para humingi ng tulong. Ngunit walang nangahas na tulungan ako. Kahit hirap na hirap ay pinilit ko pa rin maglakad papuntang labasan kung saan nandoon ang highway.
Diyos ko, ikaw na pong bahala sa aming mag-ina. Umiiyak kong dasal habang naglalakad. Ngunit hindi ko na talaga kaya dahil ramdam kong malapit nang lumabas ang anak ko. Sa halip na magpatuloy sa paglalakad ay huminto ako sa waiting shed. Maingat akong naupo sa lapag at doon ko sinubukang umili ng malakas. Wala na akong choice kundi ang paanakin ng sarili ko dahil hindi ko na talaga kaya. Nakailang iri ako bago ko naramdaman ang paglabas ng anak ko. Ilang sandali pa ay narinig ko ang kanyang pag-iyak. Ngunit sa labis na pagod at hirap, unti-unti akong nawalan ng malay. Nang magising ako ay nasa isang kwarto na ako. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa ospital na ako. Nang biglang bumukas ang pintuan, pumasok ang isang nurse na lalaki. Nurse, ang anak ko. Nakangiti kong tanong sa nurse. Nakita ko ang biglang paglungkot ng mukha nito. Nurse, ang anak ko, nasan siya? Gusto ko siyang makita. Muli kong tanong sa nurse. Pasensya na po ma'am, pero patay na po ang anak niyo nang madala dito sa ospital. Ano? Hindi! Nagsisinungaling ka lang! Bago ako mawala ng malay, inirinig ko pa ang kanyang pag-iyak. Kaya imposible yung sinasabi mo na patay na ang anak ko! Nasaan siya? Nagsasabi po ako ng totoo ma'am. Patay na ang baby niyo nung dumating dito sa ospital. Hindi! Hindi ko na malayan ang pag-agos ng mga luha ko. Kay sakit lang isipin na hindi ko man lang siya nakita at nayakap. Tanging iyak lamang niya ang narinig ko bago ako mahimatay. Jordan's point of view. Habang abala ako sa opisina, ay isang tawag ang natanggap ko galing sa unknown number. Hindi ko sana sasagutin ngunit naisip kung baka importante ang tawag na yun. Kaya sinagot ko na lamang. Hello? Bungad ko. Hello? Kayo po ba si Jordan Hernandez? Tanong sa akin ang kausap ko sa kabilang linya. Yes. Who's this? Ako po si Anton Reyes. Ako po ang tumulong sa asawa niyo. Dinala ko po siya dito sa San Lazaro Hospital. Pakipuntahan na lamang ang asawa niyo po. Okay, salamat. Bye. Ilang minuto na ang nakalipas, ngunit nakaupo pa rin ako sa swivel chair. Hindi ko alam ang gagawin. Kung pupuntahan ko ba sa ospital si Erin o tuluyan ko na siyang pababayaan dun. Sa uli ay nanaig pa rin sa akin ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya tumayo ako at nagpa siyang puntahan ng ospital na sinabi sa akin ng lalaki. Pagdating ko ng ospital, ay kaagad kong hinanap ang room ni Erin. Ngunit nagulat ako sa binalita sa akin ng doktor na patay na raw ang baby pagdating ng ospital. Inuna kong puntahan ng baby sa morgue. Ganoon na lamang ang pagtulo ng mga luha ko nang masilayan ng baby ni Erin. Walang duda, anak ko nga talaga ang bata. All this time, hindi ko pinaniniwalaan ang asawa ko dahil naig sa puso ko ang galit at mas pinili kong paniwalaan ang nakita ng mga mata ko. Sising-sisi ako sa mga ginawa ko sa mag-ina ko. Siyam na buwan kong pinahirapan si Erin. Siyam na buwan kong inalila at pinagbuhatan ng mga kamay ang asawa ko. At hindi lamang iyon, nang babae pa ako. Inuwi ko pa sa sarili naming pamamahay. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ang daddy kung hindi ka naalagaan. Patawarin mo kung nabulag ako sa matinding galit ko. Nung siyang naging dahilan para mawasak ang pagsasama namin ng mami mo. Pati ikaw ay dinamay ko pa. Kung pinaniwalaan ko lang sana ang mami mo, dahil sana masaya kami ngayon. Masaya tayo ngayon. At buhay ka pa sana ngayon. Pero dahil sa akin, nawala ka sa amin ng mami mo. Pangako anak, magbabago na ako. Mabawi ako sa mami mo. Sana kung nasan ka man naroon ngayon, anak, mapatawad mo ang daddy sa mga kasalanan sa iyo, ha? Mahal na mahal kita, anak ko. Hindi ko na nga napigilan pa ang umiyak sa harap ng bangkay ng anak ko. Sising-sisi ako sa mga nagawa ko. Ngunit magsisiman ako, ay huli na ang lahat. Hindi ko na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pagkalabas ko ng morgue, ay pinuntahan ko sa kanyang room si Erin. Gising na ito habang tahimik lamang na lumuluha. Kahit anong kausap ang gawin ko ay hindi niya ako pinapansin. Kinabukasan nga ay nilabas ko siya ng ospital. Dinala ko siya sa morgue para makita niya sa huling pagkakataon ng aming anak. Iyak ito ng iyak hanggang sa napagod na ito sa kakaiyak. Ngunit nanatili naman itong tulala. Pagkatapos ng libing ng anak namin ay naglib na muna ako sa trabaho para maalagaan si Erin.
dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito makausap. Tinawagan ko si Eunice. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Ang akala ko ay aangal ito. Mabuti na lamang at tinanggap nito nang maluwag ang aking naging desisyon. Matuling lumipas ang mga araw. Ngunit habang tumatagal ay mas lalong lumala ang kalagayan ni Erin. Ang sabi sa akin ni Mama ay depresyon daw yun. Kaya nagkakaganon si Erin. Marahil hindi pa rin ito matanggap ang nangyari sa anak namin. Kung ganun, anong gagawin ko, Ma? Tanong ko sa aking ina na ngayon ay nasa bahay namin. May mga dala itong groceries. I suggest na hayaan mo muna siya. Pasasaan din at babalik din siya sa dati. Basta ang gawin mo ay alagaan mo siya at bumawi ka sa kanya. Magbakasyon kayong dalawa para makapag-relax kayong mag-asawa. Mahaba nitong wika sa akin. Hindi ko po ba siya kailangang ipacheck sa doktor? Hindi naman anak, dahil hindi naman baliw ang asawa mo. Kaya lang naman siya nagkakaganyan dahil hindi niya matanggap na wala na ang anak niyo. Kaya ito na ang pagkakataon mo, Jordan, para bumawi kay Erin sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo sa kanya. Magbakasyon kayong dalawa. Magsimula ulit kayo ng bagong kabanata sa buhay niyo. Tama ka, Ma. Salamat. Wala nga akong sinayang na sandali. Kaagad akong naghanap ng magandang lugar na pwede naming pagbakasyon ng mag-asawa. Sa tulong ng mga kaibigan ko, ay mabilis akong nakahanap ng perfect place para sa aming dalawa ni Erin. Bukas, Erin, aalis tayo, ha? Pupunta tayo sa isang magandang lugar. At sa tingin ko ay mag-i-enjoy ka dun. Masaya akong wika sa kanya. Ngunit tinignan lamang niya ako saglit, tsaka ito muling yumuko sa akin. Hinawakan ko ang kanyang muka at itinaas ko yon hanggang sa magpantay ang mga mukha namin. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa iyo, Erin. At nakahanda akong bumawi sa iyo. Lahat gagawin ko mapatawad mo lamang ako. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Pagkos ay nakatingin lamang ito sa mukha ko. Tinangka akong halika ng mga labi niya. Ngunit mabilis nitong iniwas sa akin ang kanyang mukha. I'm sorry, Erin. Alam kong galit ka pa rin sa akin. At sinisisi mo ako sa pagkamatay ng anak natin. Kaya wala akong karapatan na halikan ka. At isa pa, hindi ka pa ready na patawarin ako. Sige na, matulog ko na. Dahil maaga tayong alis bukas para maaga tayong makarating sa isla. Kinaumagahan nga ay maaga kaming umalis na Erin papuntang Isla Marikit. Ito ay isang isla na dinarayo ng mga taga-syudad dahil sa ganda ng lugar at higit sa lahat ay lahat ng pumupunta doon ay talaga namang nag-e-enjoy. Halos 7 oras ang ginugol namin sa biyahe bago namin narating ang Isla Marikit. Pagkarating namin ng isla, ay kaagad kami naghanap ng kubong marirentahan. Hindi naman kami nahirapan maghanap dahil marami pa ang mga bakante. Malaki ang loob ng kubo. May isa itong kwarto, katamtamang laki ng sala at kusina at syempre banyo. Kumpleto din sa kagamitan tulad ng TV, electric fan, ref at iba pa. Nagustuhan mo ba ang lugar? Maya-maya ay tanong ko kay Erin. Tipid lamang siyang umiti sa akin. Sapat na yun para malaman kung nagustuhan niya ang lugar. Wala nga akong sinayang na oras. Nagpahinga lamang kami saglit, pagkatapos ay kumain tsaka naglibot sa buong isla. Baka sa mukha ni Erin na natutuwa ito sa bawat pinupuntahan namin. Labis na nagpagaan ang loob ko. Nang mapagod kami, ay tsaka lamang kami umuwi ng kubo. Kamusta? Napagod ka ba sa paglilibot? Tanong ko kay Erin. Medyo. Tipid nitong sagot sa akin. Napangiti ako dahil sa nakalipas na 3 linggo ay hindi ito nagsasalita, pero ngayon ay nagsalita na siya. Kahit papaano ay sinyalis na ito na unti-unti na siyang nakaka-recover sa pagkamatay ng anak namin. Okay, sige. Magpahinga ka na muna. Maghahanda ako ng pagkain natin. Tatawagan niya lamang kita kapag kakain na, ha? Tapos mamayang gabi, masarap daw tumambay sa may dalampasigan, lalo't pag ganitong may buwan. Tumango siya sa akin bilang pagsang-ayon. Masaya ko siyang iniwan sa kwarto at pasipol-sipol pa ako habang naluluto. Erin's point of view. Nakikita ko ang pagbalik ng dating Jordan na minahal ko noon. Iyong Jordan na masayahin, palangiti, sweet, maalaga, at higit sa lahat mapagmahal. Ramdam ko sa kanya na gustong-gusto niyang makabawi sa akin. At walang minuto na hindi nito sinasabi sa akin ang katagang, "Sorry, Erin." Oo. Labis akong nasaktan sa ginawa niyang kalupitan sa akin, lalo na nang mamatay ang anak namin. Ngunit hindi ko siya kayang tiisin. May parte sa puso ko ang nagsasabing kailangan ko siyang bigyan ng second chance dahil deserve niya yun. Nag-leave ito sa trabaho para alagaan at bantayan ako.
At ngayon naman nandito kami sa isang isla. Nagbabakasyon. Todo effort siya para lamang mapasaya ako. Hindi ko may pagkakailanang natutuwa ako sa kanya. Higit sa lahat, nag-enjoy ako sa mga efforts na ginagawa niya para mapasaya lamang ako. Hindi naman sana masisira ang pagsasama namin kung hindi niya ako naabutan sa kwarto na kasama ang asawa ni Beye. Wala naman kaming relasyon at mas lalang walang nangyari sa amin. Tinulungan lamang niya ako dahil nahilo ako. Sakto naman na pagkapasok namin ng kwarto ay siya namang pagpasok ni Jordan. Iniisip ko nga noon na baka setup ang nangyari kaya ganun. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ang walang hiyang sumira ng pagsasama namin ni Jordan. Siya ang dahilan kaya naghirap ako at higit sa lahat kaya namatay ang anak ko. Makalipas ang isang oras ay pumasok sa kwarto si Jordan. Halika na Eren, ready na ang ating hapunin. Masarap yun dahil luto ko. Nakangiti pa nitong sabi sa akin. Kailan ka pa natutong magluto? Tanong ko sa kanya dahil alam ko naman na hindi talaga ito marunong magluto. Dito lang, nung naglib ako, nagpaturo ako kay mama. Tsaka nanood ako online kung paano magluto ng adobo, Bicol Express, at syempre ang paborito mong ginataang langka. Napangiti ako sa sinabi niya yun sa akin dahil naalala pa rin pala niya ang paborito kong ulam, ang ginataang langka. Inalalayan niya akong tumayo, sabay na kaming lumabas ng kwarto. Nang tikman ko ang mga niluto niya, ay nasurpresa ako. Sobrang sarap nga nito. Nang matapos kumain, ay magkatulong naming iniligpit ang aming mga pinagkainan at nang matapos kami ay tsaka lamang kami nagpa siyang lumabas para maglakad-lakad sa dalampasigan. Nang mapagod kami sa kakalakad ay naupo kami sa buhanginan habang tinatanaw namin ang maliwanag na sinag ng buwan at ang mga bituin na nagkikislapan. Naramdaman ko ang paghawak niya sa isa kong kamay, dahilan para mapatingin ako sa kanyang mukha. Alam ko Eren yung laki ng kasalanan ko sa iyo at sa anak natin. Kaya sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para bumawi sa'yo. Walang nagbago, Eren. Mahal na mahal pa rin kita. Kaya ako lang naman yung nagawa sa'yo dahil labis akong nasaktan eh. Hindi ko matanggap na niloko mo ako. Kung hindi lang sana ako nagpadala sa galit ko, ay buhay pa sana ngayon ang anak natin. Ang kaso wala eh. Inuna ko ang galit ko sa'yo kaysa alamin ang katotohanan. Oo, Jordan. Masakit ang ginawa mo sa'kin. Sa amin ang anak mo. Ngunit sino ako para hindi ka bigyan ng second chance at patawarin ka? Kung ang Panginoon nga ay marunong magpatawad, ako pa kayang tao lang? Pinapatawad na kita, Jordan. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo na ulit yun gagawin sa akin, ha? At kung sakali man, ay alamin mo muna ang katotohanan bago mo ako parusahan. Pwede ba yun? Yes, Eren. I promise. At sa harap ng buwan, nangako ako sa'yo na hindi mo na ulit maranasan ang masaktan sa piling ko. Magsimula tayo muli, Eren. Hayaan mo akong mas lalo pa kitang mahalin at pagsilbihan. Niyakap niya ako ng ubod ng higpit. Nakaagad ko namang tinugon ng isang mahigpit din na yakap. Simula ng gabi na nagkaayos kaming dalawa ni Jordan, ay bumalik ang lahat sa dati. Noong mga panahon na mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami, hanggang sa nagpakasal kaming dalawa. Sinulit namin ang aming bakasyon at wala kaming ginawa kundi ang mag-enjoy at gumawa ng mga bagong alaala. Pagbalik namin ng Maynila ay masayang masaya ang kanyang mama nang ibalita namin na nagkaayos na kaming dalawa. Nagulat pa kami ni Jordan nang kaagad na humilit ito ng apo sa amin. So, kailan niyo ako bibigyan ng apo? Nakangiti nitong tanong sa amin ni Jordan. Ha? Apo agad, ma? Napapakamot na wika ni Jordan. Aba, syempre! At saka, kayong dalawa, hindi na kayo mga bata. Kaya habang bata-bata pa kayo, ay bigyan niyo na ako ng upo, maliwanag? Natatawa na lamang kaming tumango ni Jordan para matigil na ang mama nito. Narinig mo ang sabi ng mama? Bigyan daw natin siya ng upo. Bulong sa akin ni Jordan. Ako naman, narinig ko. Nakangiti kong wika sa kanya. So kailan tayo mag-honeymoon? Walang prenong tanong nito sa akin na ikinapula ng mukha ko. Relax, Eren. Hindi naman kita minamadali. Sabihin mo na lamang sa akin kapag ready ka na sa second honeymoon natin, okay? Napangiti ako sa sinabing iyon sa akin ni Jordan. Dahil naiintindihan niya ako at hindi niya ako pinipilit sa isang bagay na hindi pa ako ready. Kinahaponan, habang nagwawalis ako ng bakuran, ay may bisita akong hindi inaasahan na makikita ng araw na yun. Bea? Sambit ko sa pangalan ng babae.
Nandito ako hindi para awayin ka, kundi para humingi ng sorry sa kasalanan na gawa ko sa'yo. Wala kang kasalanan, Bea. Tulad ko at ni Jordan ay biktima ka rin ng kasinungalingan. Hindi, Erin. Dahil lang totoo, ay pinano ko ang lahat para maabutan ko yung dalawa ni Jordan. Kasi buntis ako eh. Buntis ako sa ibang lalaki. At upang mapagtakpan ang pagbubuntis ko, ay kinailangan kong gumawa ng isang bagay na magsasalba sa akin sa kahihiyan. Sana mapatawad mo ako, Erin. Dahil sa ginawa ko, nasira ko yung mga gandang pagsasama niyo ni Jordan. Pati ang inosenteng bata ay nadamay pa. Sorry talaga. Umiiyak ito habang patuloy na humingi ng kapatawaran sa akin. Oo, at galit ako sa ginawa niya. Pero para sa ikatatahimik naming lahat, ay nakahanda ako siyang patawarin. Pinapatawad na kita, Bea. Pero sana magsilbing leksyon na itong ginawa mo sa amin. Kung nakagawa ka man ng kasalanan sa iyong asawa, huwag kang matakot na magsabi sa kanya ng totoo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay nakahandang magpatawad. Pagkaalis ni Bea, ay siya namang pagdating ni Jordan. Mabuti na lamang at hindi sila nagkita. Pinili ko na lamang na huwag sabihin kay Jordan ang pinagtapat sa akin ni Bea. Total ay maayos naman na ang lahat. Ayaw ko kasi magkagulo na naman kami nang dahil lang sa bagay na yun. Nauna nang umakyat ng kwarto si Jordan dahil nagugas pa ako ng pinagkainan naming dalawa. Pagpasok ko sa kwarto ay bumungad sa akin ang fresh na si Jordan. Dumiretso na ako ng banyo para maglinis ng katawan. Pagkabalik ko ay tulog na si Jordan. Maingat akong tumabi sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Maya-maya pa ay humarap ito sa akin at nagtama ang mga mata namin. I love you, Erin. Wika niya sa akin. I love you too, Jordan. Sagot ko sa kanya. Ako na ang naunang humalik sa mga labi niya. Ilang sandali pa ay wala na kami mga saplot at buong pagmamahal naming pinagsaluhan ng init ng aming pagmamahalan.